Pero syempre, Yves, ano namang masasabi mo na parang talaga naman, bagong tambalan ba kayo dito ni Barbie? Yeah! Ah? Ay, siya pala. Si Yves pala yun. Naninibago nga ako dyan eh, kasi 3 years in the making yung art show. 3 years kami kasama ng mga boys. So 3 years ko rin ka-love team si Jerome. So every day sa mga sweet na eksena, si Jerome kaharap ko, syempre lalaki. Ngayon nga, no, first day namin ni Barbie, naninibago na may mahaba na buhok, babae na talaga tong kaharap ko. Ayun, masaya naman and maganda yung mga eksena namin ni Barbie. Kahit hindi kami nagka-work before, feeling ko okay yung connection namin as actor. Ah, ikaw naman, B, na love team si Yves. Uy, ano, maganda mata niyan. Pag tinitigan kaya ni Yves, sagan pa, eh, ruro po ka talaga, gano'n. Yes. Gano'n. Parang yeah, pag-ano pa. Tsaka mabait yan. Oo, sobra. Ano, Ate Jai, super, hindi kami friends before eh. As in, aray, joke. Warla-warla kayo. Hindi, yung deadbahan kayo, gano'n. Hindi naman. Pero ano kami, parang once lang ata kami nagkita. Tapos yun lang yun. Hindi kami nag-uusap, ganyan-ganyan. Pero nung ano namin, yung first taping day kasi, first pong, kaming dalawa agad. Tapos iyakan pa. Agad-agad. So parang ang magaan Ate Jai, magaling to si Ives eh. Sa totoo lang Ate Jai, binibigay niya emotion na kailangan ko kahit hindi pa kami... Ano, kahit hindi pa kami friends or magkakilala talaga, pagdating namin sa set, hi, hello, yun lang. Tapos pagsabak namin sa set, work talaga. As in, binibigay niyo yung emosyon na kailangan ko. Kasi hindi naman yun mag-work na ako lang talaga eh. Totoo. And nagawa ko rin yun because of him. So ayun, wala siyang walls. Hindi niya pinakita yung taas ng walls na binaba niya para sa eksena namin. And ang galing, ang gaan. And super thankful ako na siya yung makaka-pair ko kasi walang problem. Work talaga. As in, tara, work. Ganun. Bigayan kami ng emosyon palagi. In fairness, give and take. Yan ang maganda para para umapear yung chemistry. Perfect edge. Yes. Anong, ito ba, Yves, Barbie, kayo ba ay nag-audition para makuha yung mga roles na meron kayo? O tinawagan na lang kayo na handpick na, Barbie, you will play the role of ganito. Yves, ikaw din ganito for bagong umaga. Yeah, Yves. Ako... Ah, sige, Barbie, go. Yves, go. Ako, Barbie, Andrew, tinawagan ako. Tinawagan na, you have, ano, bagong project, ganyan-ganyan. Ito, bagong umaga. Okay, game. Game lang naman talaga ng game pala. Galang naman mag-do ako. And sinabi sa akin yung character, ganda. Sobrang ganda. So ako, game. Mm-hmm. Yves. Ako tinawagan na lang ako, late na kasi ako pumasok sa show. Siyempre, minsan nagkakaproblema tayo, may mga kailangan gawin yung ibang actor. So, nag-replace ako ng isang role. So, yun yung binigay sa akin si Dodo. Ayun. Tinawagan na lang ako parang 1 week before mag-taping. So, kung tinawagan na ako ng Friday, parang Sunday, nag-swab na ako. Sa quarantine na ako. Ang bongga, diba? So, ibig sabihin, may ibang character supposedly para sa'yo, Yves. Tapos, bigla nga, nagkaroon ng changes, ipinasok ka dito sa bagong umaga. Pagka ganyan, ito normal naman at madalas tinatanong naman ito, diba? Kapag ka ganun yung eksena. Sa'yo, may nagmamatter ba, Yves, na hindi ikaw yung first choice, tapos sa'yo, tinanong kung, pwede ka ba dito to replace the role, ganyan? Ako, okay ako as long na okay din yung actor na ano, kasi syempre lalo na kung kaibigan mo, kailangan sabihin mo rin sa kanya na bro, ito yung sinabi, ganyan, ganito gagawin natin. Para naman ano lang, may respeto lang kasi. Diba? Courtesy. Ayaw mo rin na may ano na, ay pinalitan ako ni ganyan. Di, wala naman ganun. Pero okay naman sa akin, kahit anong role, ako naman basta work. Work is work. Kasi naman nakatunga nga tayo sa bahay, di ba? Wala tayong ginagawa. Bakit hindi tayo magtrabaho? Kahit lagi ko sinasabi, kung bida man, second role, or maliit man lang yung role na yun, work pa rin yun eh. Hindi naman mabubuo yung buong eksena kung wala yung maliit na role. Kaya sa akin, okay lang kahit anong ibigay sa akin.
Basta go lang ako ng go. Basta alam kong kaya ko at maganda yung story. Yun yung importante. Hindi, tsaka diba, pangalawa, aminin naman natin, sa dulo-dulo nito, kahit na pang ilang choice ka man at hindi ikaw yung una, pag ikaw yung napanood at maraming nahusayan sa'yo, diba, mabubura din talaga yun dun kung sino yung una naging choice. Which is sobrang, ako, nagagalingan talaga ako yung Yves, diba? Oo, sa... ate Vice. Ate Jai. Totoo, Ate Jai. Ang galing niya talaga, sobra. Totoo, kasi yung, di ba, yung last ko parang hinose sa kanya nung bago pa mag-quarantine, Lola Igna, di ba, ng bonggang-bongga. Eh talaga naman sabi ko, pagka ganun yung ginagawa mong project, hindi masyadong maingay, hindi masyadong maggalaw, pero nararamdaman mo yung kwentong gustong ipahatid, di ba? Siyempre gusto ko malaman, working with the other cast, Michelle, Kiko, Tony, and Heaven, kamusta? Kayo ba magkakaibigan kayo before? Doon sa mga nabanggit o ngayon lang kayo nagsama-sama in one project? B. Ako, Ate Jai, kaibigan ko na si Michelle and si Tony dati pa. Yung bago sa akin, si Yves and si Kiko. Well, si Heaven naman, friends din naman kami. Pero yung close ko talaga, si Michelle and si Tony. Sakto lang din. Magaan naman ka-work. Magaan sila ka-work lahat, Ate Jai. Si Kiko yung hindi ko pa nakaka-eksena ngayon. Pero yun, ang saya. Kasi, wow, mga yung parang ka-age ko na. Kasi di ba dati, Ate Jai, sila JM, sila RK, yung super, mga 10 years older than me. Parang, ang tanda na rin kasi, no, nung mga nila JM. Charing. We're back! Charing lang. Oo. Tapos ngayon, happy ka dahil age mo na. Well, happy naman. Happy ako before, sobra. Kasi syempre, iba din project. Naman yung mga mature na tao. Parang ang daming matututunan every conversation with them. Parang, ganun pala, ganito. Pero ngayon naman, parang feel na feel mo talaga yung edad mo na, bata pa pala ako. Ganun. Yes, totoo. So, gaan. Na-excite ako. Ganda nung may mga nakita na akong parang pa-poster na pa-teaser, tapos yung mga pa-plug, ganyan. Parang talagang sabi ko, hala, may bago na namang aabangan, di ba? Mm-hmm. Ayun. Yun. Gaan. Ikaw, Yves. Sa lahat ng cast, si Barbie lang yung first time kong maka-work. Kasi, yun nga, mas bata din siya sa akin. So, hindi ko siya masyado nakakasama. Well, si Kiko, naalala ko nung paglabas ko ng PBB 2012. Parang nagkasama kami sa pictorial. Kumbaga, sinasabi ko nga kay Kiko na, alam mo, ikaw yung kaibigan ko na nagkahiwalay tayo. Kasi parang lumipat si Kiko sa kabila, di ba? So ilang years ko rin siya nakikita. Tapos ngayong nag-work kami, parang sobrang excited ko. Pinunta ko siya agad sa room niya. Na, uy, kumusta ka na? Ganyan-ganyan. Naalala mo pa ako. And si Tony naman, kaibigan ko yung manager niya. So nakakasama ko siya sa mga mall shows or sa labas, sa mga party. Si Michelle, close yung dad ko tsaka mom niya. So, magkakilala talaga kami. And si Heaven, naka-work ko siya before.